Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang mga kailangan mong i-prepared para sa Flower Horn Show Competition. Kung saan bang kategory pasok ang flower horn mo at mga tips na makakatulong pa sa flower horn mo bago ang competition. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Bago ang lahat, alam ko iniisip ng iba na hindi naman mamo yung flower horn nila or hindi naman master cock para ipanlaban sa flower horn competition. Hindi naman po basta master cock ay panalo na agad. Maaring isa po yun sa magiging puntos. Pero syempre, meron pa rin silang tinitingnan ng ibang angulo at ginegradean ayon sa kanilang potential at kung saang kategory ito nakasali. Kaya kahit ang prehead, walang plums, hindi maganda ang overcross pearl, hindi malaki ang cock, at hindi mapula ang kulay, ay meron pa rin chance ang manalo kapag tinotal na ang bawat puntos na kanilang nakuha. So unahin natin yung category na maaaring pasok ang flower horn mo, pati na rin yung sukat ayon sa mga organizer ng palaro. Kung ang size ng kampa mo ay around 2 to 3 inches, pasok ito sa pre-jubi category. Ang size naman ng jubi or juvenile ay around 3.1 to 4 inches. Kung ang sukat naman ng iyong kampa ay around 4.1 to 5.5 inches, pasok ito sa small kampa category. 7.1 inches naman pataas ang sukat ng large kampa category. At kung ang flower horn mo naman ay kampa F1, pasok ito sa classic kampa category. At kung hindi pinalad ang flower horn mo na magkaroon ng malaking cock, pasok pa rin ito sa prehead category. Para naman sa walang plums, pasok ang flower horn mo sa pre-marking category. Around 2 to 3 inches naman ang size ng pre-jubi CC category. 3.1 to 4 inches naman ang size ng jubi or juvenile sensu category. Ang sukat naman ng small sensu category ay around 4.1 to 5.5 inches. 7.1 inches naman pataas ang sukat ng large sensu. At kung ang flower horn mo ay SRD or Super Red Dragon, pasok ito sa category ng classic sensu. Sa hindi pa po nakakaalam, ang short body ay maiksi ang katawan na malapad kumpara sa regular size ng flower horn na may kahabaan ng katawan. Kaya kung ganito ang body shape ng sensu mo, pasok ito sa short body category. Ngayon to make it short, halos pare-parehas lang naman sila ng sukat. Kaya para hindi maubos ang oras nyo, ang KCC, Golden Base, Tile Silk ay meron din kanya-kanyang sukat at kategory. Katulad na lang ng pre-jubi, jubi, small and large category. Kaya marami pa kayong pwedeng salihan. Gusto ko rin ipaalala na pwedeng magbago yung mga sukat na nabanggit ko kanina. Depende na lang sa mga organizer ng palaro. At pwede rin maging limited ang category depende sa mga sasali. At least meron na kayong idea at kung meron mang pagbabago, konti na lang yun. At nandyan naman ang mga organizer para tulungan kayo kung saan category pasok ang flower horn nyo. Before competition, sanayin mo na ang flower horn mo na laging nasa harap ng mga tao. Syempre, during competition, hindi lang naman ikaw at ang judges ang titingin dito at lalapit. Posibleng mas marami pang tao kaya dapat masanay na siyang laging nilalapitan at hindi na i-stress. Kaya naman ay suggest na ilipat ang aquarium sa lugar katulad ng sala kung saan mas maraming makakakita dito at ma-expose ang flower horn mo sa mga tao.
Kung mapapansin nyo, during competition, blue background ang kulay ng aquarium na ginagamit nila. Kaya naman ay suggest, kung walang blue background ng aquarium mo, ay lagyan mo na. Ilalaban mo ba niyan sa competition or hindi? Dahil bukod sa makakatulong ito para tumingkad ang kulay ng flower horn mo, ang blue background ay nakakabawas din ng stress ng flower horn. During competition, gumagamit din sila ng ilaw para makitang mabuti ang flower horn at makapagbigay ang mga judges ng tamang puntos ayon sa kanilang potensyal. Kaya naman magiging problema kung ang flower horn mo ay hindi sanay sa ilaw dahil maaari itong ma-stress at magtago sa isang sulok. Kaya naman ay suggest before competition, ilagay ang aquarium sa lugar na may natural na liwanag mula umaga hanggang hapon at buksan ng ilaw sa gabi para masanay ito sa liwanag. Or 24/7 kang gumamit ang ilaw kung wala ka na talagang ibang choice na mapaglalagay ng aquarium na maliwanag. Sa bawat paggalaw ng iyong kamay, tulad ito, ang flower horn ay sumusunod. Ito ang tinatawag na deportment. Ikaw, ano ba yung naiisip mong paraan para sa deportment ng flower horn mo? Nagamit ka ba ng Toblerone mirror? Pwede siguro. Pero kung gusto mo yung hindi na-stress ang flower horn mo, healthy at effortless, katulad ng ginagawa ko, ito ang suggestion ko para sa'yo. Kung halimbawa, nagpapakain ka ng 4 pieces pellets per meal, 2 weeks before competition, 2 pieces muna ang pakain mo every meal. Bawasan mo lang ng 2 piraso para bitin ang flower horn mo. Sa ganung pamamaraan, lagi siyang nasa harap ng aquarium. Kumakawag ang buntot at naghahantay pakainin. At kahit sinong tao, ay lalapitan ito. Ang exercise na to ay ginagawa ko sa flower horn ko na madaling ma-stress, maselan sa pagkain at nagtatago sa comfort zone niya. Huwag kayong maglala dahil hindi sila may stress basta-basta dahil still meron pa rin naman silang kinakain. At kung sakali mang mag-slightly drop ko, meron pa rin kayong 1 week para ibalik ang dati nitong pagkain para makarecover. Makakatulong din kung paisa-isa ang pagpapakain mo ng pellets para habul-habulin ang flower horn mo at within 1 week, makikita mo na ang resulta. Siya nga pala, 1 day before competition, huwag mo munang pakain ang flower horn mo para pagdating sa venue, active or very aggressive ito at sumusunod sa kamay mo o kahit sa ibang tao. Makakatulong din kung gagamit kayo ng enhancer together with pellets para ma-enhance pa ang kulay ng flower horn mo at pwede rin makatulong sa coque development. Ngayon kung anong magandang enhancer na gamitin, i-PM nyo lang ako for more information. At sana, 2 weeks before competition, wala mo na magpapakain ng light food para maiwasan nating maging bloated at magkasakit sila katulad ng SBD, bulging anus, at eczema disease. Isa sa makakatulong sa flower horn mo na ma-maintain ang good health at tuloy-tuloy ang potential development ay ang good water condition. Sa preparation ng flower horn sa competition, need ito ng regular water change at least 2 times a week. Kailangan niyang masanay sa fresh water para hindi ito madaling ma-stress dahil during competition, fresh water din ang ginagamit na tubig. Marami na akong na-discuss about sa heater. At tulad dito, sa likod. Yun. At isa nga sa mga tutulong nito ay maging stable ang temperatura ng tubig. During competition, gumagamit sila ng heater para mabawasan ang stress ng flower horn. Dapat lahat ng aspeto na maaaring kaharapin ang flower horn mo during competition ay hinahanda mo na
para hindi ito ma-stress, at handa ang flower horn mo sa mga pagbabago. Three weeks before competition, kung may bala kayong mag-trim ng pins ng flower horn, ay gawin mo na dahil sure may stress ito at maaring mag-dropcock. Kaya dapat malayo pa lang ang competition ay hinahanda mo na ang flower horn mo para makarecover agad. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka.